In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. When you are rejected by your own. Ngayon po sa mass media, maraming mga bashers. Maaari hindi nila gusto yung sinabi mo, hindi nila nagustuhan yung ginawa mo. Even how minor it may be, they can even comment on your mistakes, even they are sincere. And pagpipiestahan ka, masakit ho yun, the experience of rejection in mass media or in that forum. Pero may mas masakit pa doon when you are rejected by your own. Kasi ako minsan sa internet, sa Facebook, hindi ka naman kilala eh, yung mga nagbabash sa'yo. O sila rin, hindi mo sila kilala. Maybe they don't even know your context where you are coming from. O ikaw rin, hindi mo naman sila kilala. It's a very international perspective, no? Pero masakit po yung talagang yung hindi iba sa'yo ang magre-reject sa'yo. Okay pa siguro i-reject ka na hindi mo kilala eh. But when you are rejected by your own, pamilya mo, kapatid mo, kasama natin sa community, o kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, rejection is the feeling of being turned down and unwanted. This can cause trauma consciously or even without knowing it. The experience of attempting again, it will be avoided. Ayaw mo na. It could be like a primal reaction of self-preservation. Pag nasaktan ka, lalo na sa malapit sa'yo, ayaw mo na. Eh, nakabisa. Nakabisang manasakit. Because one of the strongest fear of human beings is rejection. Kaya kung minsan ayaw nilang humaharap, nagsasalita sa harap ng tao, o kumanta sa harap ng misa, baka magkamali and they will be rejected. And that may be very difficult. However, there are people who go beyond the fear and the pain of rejection. Most of the time, they serve as examples of determination, strength, and true leadership. And they make a big difference. These outstanding persons led humanity to meaningful change, like Jesus himself, who went to his mission, to his own town, dito sa pinanggalingan niya, sa Nazareth. He was rejected. He was not only rejected, gusto nga siyang patayin eh, tinutulak dun sa may bangin, malapit sa kanilang sinagog. He was painfully questioned, rejected by his own folks. Mga talagang siguro kaibigan niya, baka kamag-anak niya pa yung iba, in Nazareth. But he overcame the difficulty of being unaccepted by the community where he grew up. Because he just walked through them. Kung ayaw nyo, iniwanan niya sila. He did not try to waste more time to convince them. Tinuloy na lang niya kung ano yung dapat niyang gawin sa ibang lugar. Meron po ako minsan narinig from TED Talk on Misfits from Lydia Yuknavich. Sabi niya po, how to reinvent yourself from the ruins of your past choices and experiences of rejection. For even at the moment of your failure, you are still beautiful with all the enormous opportunities to rebuild yourself. Wala naman pong nabawas sa iyo kung nagkamali ka man or you are rejected. Your potential, your capacity are still with you. Alam niyo po, mayroon akong interesting na kwento. Kilala niyo po si Mr. Bean, yung mayroon siyang comedy series. Hindi man po siya nagsasalita. At saka very clumsy. No? Alam niyo po si Mr. Bean, sa totoong buhay, mahirap siya nagsasalita. Ano po siya yung nag-stammer? Parang kaya po kakak yung makapagsalitang masalese talaga. Pero gusto niyang mag-artista. Kaya lang he was rejected. Gusto niyang mag-artista when he was young. In fact, napapatawa niya yung ibang tao. Pero when it comes to his application to be a professional artist, he was turned down. But he also loved sciences. In fact, nakapag-aral po siya sa Oxford University. Galing.
Nakatapos pa siya ng masters, no? Ng kanyang masters electrical engineering. And yet, that is the time that he still tried television. Pero still, he was rejected. Kasi po, yung itsura niya, hindi pang Hollywood. Hindi po siya pogi. Ikalawa, yung katawan niya, hindi namang pang Mr. Universe. Payat na payat po siya. Tapos yung boses niya at pagsasalita niya, wala ka masyadong naintindihan sa salita niya, balang po, kakakakak, oh, oh. Siyempre, hindi mo namang kukunin na artista. Walang itsura, wala. But you know, he co-created the strange, surreal, how we were speaking his own character. At gumawa siya ng isang character niya, Mr. Bean. Pero ang tangalan niya talaga, Rowan Atkinson. O rin may mga gaguti ko. He had success with other shows. Mr. Bean made him globally famous, and despite the obstacle he faced because of his looks and the way he speak, meron siyang speaking disorder. He proved that even without heroic body and a Hollywood face, he became one of the most respected and loved comedian and even actor in the world. Kuminsan kasi pag na-reject tayo, hindi na tayo maniniwala sa sarili. Okay lang kung di ka tanggapin ng employer mo, nag-apply ka, hindi ka tinanggap, okay lang yun. O kaya masakit, sabi ko nga masakit, yung mismong pamilya mo rejected you. Mayroon pang mas grabe doon when you begin to reject yourself. Pag naniniwala ka na sa sinasabi ng iba, o kuminsan pati sinasabi ng pamilya mo malapit sa'yo, baka naman yun na siguro yung pinakamahirap. At least itong si Mr. Bean, si Rowan. He inspired us because to be successful in life or even overcoming rejection and obstacle, the most important thing is you are passionate. You will work hard. You will be dedicated and you will never give up. Because without caring about the feelings or weaknesses and perspectives and opinions of other people, huwag po tayong magpasira ng loob. Kahit hindi naniniwala yung iba sa atin, o kumbisa yung malapit pa sa'yo, sila pa yung naninira sa'yo, ang importante, you will not reject yourself. Kasi the third most difficult rejection is called self-rejection. Pag ikaw mismo, hindi ka na naniniwala sa sarili mo. Because God believes in you. Kaya nagkulang ka, nagkasala ka, God believes in you. Overcoming rejection, the people who changed the world were people who were rejected. They were violently rejected, in fact. Kilala niyo po si Jose Rizal, ang ating bayani. Sa Amerika, yung who was working for equality, especially among the blacks, si Martin Luther King Jr., si Mahatma Gandhi, he was rejected. Mention heroes, they went through rejection not only by words, but even by violent death. Jesus in this gospel, his old community in Nazareth. And in fact, Jesus' crucifixion, ang ating, nasa sentro ng ating simbahan, was the ultimate violent rejection that really even cost his life. Pero hindi niya po inurungan yon, dahil alam niya, meron siyang mission. My dear friends, let this be our prayer. If you know somebody who may feel down because of experiences of rejection, hopefully we can encourage them not to give up and believe in themselves and the call of God to them. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.